Magandang umaga mga kapatid. Hallelujah. It is another day, a great day, a wonderful day, no? Isang araw na naman ng ating Panginoon, no? Huwag ho nating iisipin that this day will not be good, that this day will be lost, no? This day is the day of the Lord. Ang araw na ito, ang araw ng Panginoon. Hindi porke nasa gitna ka ng tinatawag nating pagsubok ay hindi maganda yung araw mo. Ulitin ko, you did not create your day. God created this day, and God's intention is for us to rejoice and be glad, no? Because this day is a day of salvation, the day of redemption, the day of deliverance. This could be the day of your healing, the day of your miracle. Kaya kung kayo ay nananalig, wag nyo pong i-base o ibase ang araw sa kalagayan ninyo. Baka hindi mo alam, ito na yung araw na pangako ng Diyos sa iyo that He will answer your prayers. Kailagay nyo dyan sa comment section, today is a day of the Lord. Today is the day of the Lord, and the next day, and the next day. Sabi nga, He created, nilikha niya ang araw na ito. Ang sabi ng Isaiah 60 verse 1, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Today is a day of the Lord. Hindi lang dahil Friday o ano pa mang araw, birthday mo. No, this day is a day of the Lord. Nilikha niya ito para tayo magalak, no? This is the day that the Lord has made. We must rejoice and be glad in it. Bakit magpapa-apekto ka sa nararanasan mo? Bakit ka magpapa-apekto sa nababalitaan mo? Bakit ka magpapa-apekto sa nakikita mo? Gayong ang Panginoon ang may likha nito. Okay? Hallelujah. So, ito ang araw. This could be your day, no? That God will answer your prayers. This could be the day of your salvation, redemption, deliverance, and the day, no, na kung saan ay we will have an encounter with our God. Baka nga sa araw na ito, kung iyong hahayaan ng Panginoon, ay kadate mo si Lord the whole day. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, magalak tayo. Magalak tayo, mga kapatid. Kaya iwaksin nyo yung mga padating na problema. Yung nararamdaman mong problema, yung nakikita mong problema, sa ngayon, ang ipahayag mo, ito ang araw ni Yahweh, ito ang araw ng ating Diyos. Hallelujah. Sabi nga natin, believe what is in your heart and in the words of the Lord. Believe, God is good and God is great. Alam niyo po, lagi ko sinasabi siya mga kapatid, kaya lang hindi niyo makalimutan si Don Moen. When Don Moen said, God is good, ang laging sagot niyo is all the time. Pero sabi ko nga sa inyo, put this in your heart, God is good and God is great. Siya ay dakila. He will do not small things, but great things, hindi lang sa buhay mo, kundi sa buong mundo. Our God is great. Hindi niya ginagawa yung normal na ginagawa ng tao. He is doing what a God must do. He is powerful. He is mighty. No? Hallelujah. Tayo po ay manalangin ng may pagpapasalamat sa ating Diyos. Hallelujah.
Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya nga ho, mga kapatid, sa umagang ito, kung ako po ay inyong naririnig, hallelujah, ilagay niyo po sa inyong comment section, this is the day of the Lord. Ang ating pag-usapan ngayon, it is time to arise, no? It is time to arise. Sabi ng arise, hindi aray. Arise. Arise yan, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Yan po ang sabi ng Isaiah chapter 60, verse 1. Sa iba pa, sabi nga, no? Arise shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. I remember the old song, arise shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. A wonderful song. A song of victory. A song of declaration. Kaya nga ho, mga kapatid, Christians, believers, do not live by sight. We live by faith. Kaya nga kapatid, kung kanino ka nagbababad, yun ang nakikita mo at nararanasan ninyo. Kaya mga kapatid, kailangan nating tumayo, bumangon. Hallelujah. Isaiah 60 verse 1, bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw, nililiwanagan ka ng kaningningan ni Yahweh. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, when you read the word of God daily, if you meditate it daily, not only you will see the truth, but you will know all things about God. Malapit na tayong matapos sa aklat ng Isaiah. No? Meron na lamang tayong 6 na kabanata. At mga kapatid, makikita natin sa mga sa kabanatang ito ang kagalakan ng kaligtasan ni Kristo. Arise and shine, bumangon ka, kapatid. Lagay mo nga dyan sa inyong comment section, bumangon ka, kapatid. No? Bumangon ka. Bumangon ka upang angkinin mo ang tagumpay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Bumangon ka, kapatid, at hayaan mo ang kapangyarihan ni Yahweh ay dumaloy sa iyo sa pamagitan ng iyong paglilingkod. Bumangon ka, kapatid, upang masaksihan mo ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, sa tagal ng at sa maigit, sa halos mag-iisang taon na, no, isa't kalahati mahigit ang ating daily devotion, wala tayong pagsisisi na nagtalaga tayo ng isang oras sa panalangin at pagbabasa ng kanyang salita. Hindi po ito Bible study. I only open a portion of the door of God's revelation. Nasa sa inyo na kung gusto niyo mag-umapaw ang kapayagan ng Diyos. I only give a tiny portion of God's revelation, instruction. Aba, nasa sa inyo na kung paano buksan ang durungawan at pintuan ng kalangitan. Marami pong prayer story, answered prayer. Marami pong miracle, no? Na sabi nga natin sa mga tao na tinugon ni Lord, sa mga pinagaling, sa mga binigyan ng provision,
sa mga tinubos ng Panginoon at niligtas sa mga pagsubok at kahirapan. Kapatid, di ba't nararapat lamang ipahayag ito sa lahat? Ipahayag ang kapangyarihan at kabutihan ng ating Diyos na hindi lamang lagnat ang kanyang kayang pagalingin, hindi lang sipon at ubo ang kanyang kayang alisin sa katawan mo. Higit pa ron ang kayang gawin ng ating Diyos. Bakit sila sabing bumangon ka, kapatid? Hayaan mo sa pagbangon mo ay masinagang ka ng kaluwalhatian, kaningningan ni Kristo. Hello, yun na nga eh. Ang pagpapala po, hindi nyo hintayin. Hindi po tayo katulad ni Juan Tamad. No? Na ang prinsipyo niya kung iyo. Ha? Higa siya, hinintay niya yung bunga ng puno na bumagsak sa kanya. No? Pwede niyang abutin, pero hindi niya ginawa. Hallelujah. Alam niyo, malalim po yung kwentong yan ng Juan Tamad. Hindi lang tumutukoy yan sa tamad, kundi tumutukoy yan sa karunungan. Hallelujah. Imagine, lahat ng yan ay nakalaylay na. Abot kamay mo na, kapatid. Ayon sa salita ng Diyos, ayon sa pangako ng Panginoon, abot mo na ang bunga ng pagpapala ng Diyos. Abot mo na ang kasagutan sa panalangin mo. Abot mo na. Kaya lang, bakit hindi tayo bumabangon? No? Yung tinatawag nating bahala na ay mula sa salitang bathala na ang bahal ang siyang masunod. No? Nakakalungkot that we have these words, bahala na. Pero ang kahulugan nito sa atin ay taliwas sa pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. Bumangon ka, kapatid, upang maramdaman mo ang kalusugan na bigay ng Diyos. Bumangon ka, kapatid, upang masaksihan mo ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Diyos. Bumangon ka, kapatid, sapagkat hindi malayo sa iyo ang mga kaluluwa na naghahanap ng liwanag at kaligtasan ni Kristo. Bumangon ka, kapatid, sapagkat pinalaya ka na. Mga kapatid, to understand Isaiah 60, this is the day that the Lord, hallelujah, delivered Israel from bondage for more than 70 years. No, nabiniyag sila sa Babylonia, sa Assyria. Ngayon, pinahayag ng Panginoon ang tagumpay na muli silang pinalaya at ibinalik sa lupang pangako. Imagine, napakalayo ng lugar na pinagdalan sa kanila. Nangalat sila sa iba't ibang dako ng mundong ito. At ngayon, hallelujah, sa pagbangon nila, hayaan natin na ang Panginoon, sa pagbangon mo, hayaan mo na masaksihan mo ang kapangyarihan ng Diyos na gaganap sa buhay mo. Marami pang gagawin ang Diyos. Marami pang gustong gawin ang Diyos sa buhay mo. Manalig tayo. Hallelujah. Ang Diyos na ito ay walang katulad. Ang Diyos na ito ang tunay na tumutugon sa ating panalangin. Sabi nga ho ng verse 2, mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Hallelujah. Walang ibang Diyos, walang ibang Panginoon. Tanging iisa lang ang ating Diyos. Siya na may lika ng langit at lupa. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. At maging ng Israel na kanyang pinili. Hallelujah. Praise the Lord. Gising-gising. No? Saka nakakita, no? Na aanihin mo na lamang ang lahat ng biyaya na ibinigay ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Di na lang iabot ni Lord para hindi tayo mapagod. Sabi nga ng isang kasabihan ng mga Pinoy dito, di bale ng tamad,
wag lang pagod, no? Kakalungkot that we have time for everything. But obedience in the Lord, dun tayo nag-i-struggle. No, as if God is getting big portion of our time. Hallelujah. One day with the Lord, 1 hour with His Word and in prayer. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo nagkakasama sa gawain ito at nananalangin, sa totoo lang mga kapatid, hindi ako ang tinutugon ni Lord. Ang pangako niya kung tayo ay nagkatipon sa kanyang pangalan, doon siya sa ating kalagitnaan. Ibig sabihin, kasama ng Diyos, nagtatrabaho tayo, naglilingkod tayo, kumikilos tayo upang maganap ang kanyang kalooban. So brothers and sisters, hindi lang sapat magbasa. Sabi nga ng Ezra chapter 7 verse 10, Ezra chapter 7 verse 10, nagkaroon ng commitment si Ezra. Time, enough time, hindi tinipid na oras to study the word. And then after understanding, he applied it. And then after he applied God's word in his life, number 3, ang sabi doon, binahagi niya to sa iba. You will study the word that because you are the pastor or a teacher. Do not study the word because you are assigned in exhortation in Bible study. Read the Bible and apply and live according to its power, according to God's power. Hallelujah. Ang power natin ay wala sa sarili natin. Our power is in the applied knowledge of the word. Kahit marami kang memorize na salita ng Diyos, maganda yon. Pero pagdating sa actual situation, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga problema, minsan nabablangko ang utak natin. Minsan walang salita na lumalabas sa ating mga bibig sa oras ng pananalangin. Kapatid, if you daily meditate the Word of God when that difficult day come, when that troubled day come, you will live victoriously. Not because of those things that you overcome, but because a day is created by God, and a day of rejoicing, a day of gladness. Amen. Hindi po ang problema nagpapatakbo ng mundong ito. Hindi ang kayamanan ng sanlibutan ang nagpapatakbo ng buhay mo. Hindi ang sakit ang nagpapaikli o nagpapahaba ng ating buhay. Hindi sila magdidesisyon. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat, sa buhay mo, sa pangangailangan mo, at sa mga pagsubok na nararanasan mo. Mga kapatid, huwag niyong kalilimutan. Tinubos niya tayo sa krus sa Kalbaryo upang sa gitna ng pagsubok, magkaroon tayo ng tagumpay. Sa gitna ng pangangailangan, diringgin tayo ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Higit ito sa dugo na humingi ng katarungan sa Old Testament, sa dugo ni Abel na siya'y pinatay ni Cain. The blood of Jesus is shouting justice, redemption, and salvation to those who believe in our God. It is by grace and not through our works. Kapatid, hindi ka naligtas kasi tinanggap mo siya. Naligtas ka kasi pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Panginoon. Napakahirap isipin na pagkaraan ng may mahabang panahon ng pagkaalipin,
pagkabihag nila sa Babylonia. Ngayon, sila'y nakabalik. At hindi lang sila nakabalik na nakatanikala. Hindi sila nakabalik na nakatali, kundi nakabalik silang malaya. At kung paano sila nakabalik, ang nag-provide pa ay iba. Kung paano ginamit ng Panginoon ang hari ng Persia para sila ay palayain sa pamagitan ng pagkalupig ng Babylonia. Siya rin ang nag-provide, no? Kaya nga sabi ng verse 3, nations will come to your light and kings to the brightness of your dawn. Hallelujah. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, sampu na mga hari, lalapit na pusa. Purihin ang Panginoon. Nakakamangha na kahit saan ka magpunta ngayon sa buong mundo, maraming tao ang nakakilala kay Kristo. At hindi imposible na makita ka o makakilala ka ng sino man na may relasyon sa ating Diyos. Hallelujah! Ang Diyos ay hindi ang relihiyon. Ang Diyos ay ang Panginoon. Ang Diyos ang may lika ng langit at lupa. Nakalungkot lamang that sometimes religion limit God's power, limit the knowledge of God. Nakakalungkot na nililimita ng mga reliyon ang katotohanan patungkol sa Panginoon. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Na nagigisagaba sila because salip nakilalanin nila sa pamagitan ng kanyang salita, kanilang ililimit ang mga tao sa pamagitan ng mga doktrina o katotohanan patungkol sa ating Diyos. Pero nakakalungkot that these doctrines are not enough to know God. Only by meditating the Word and reading His Word with commitment of time, no, that you will learn great things, wisdom, and apply it in your lives. And then, tell it to others through teaching. Dapat ang mga guro natin ay nagpapahayag ng tagumpay. Tagumpay ng salita ng Diyos sa kanilang buhay bago nila ituro ito sa iba. Ulitin ko mga kapatid, oo nga, napag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Oo nga, ikaw ay tagapagturo. Pero kapatid, ang katotohanan ay hindi ang kaalaman. Ang katotohanan ay ang binagong buhay ni Kristo sa atin. Ang dapat makita ng tao. Dapat mabigyan nila ng karangalan ang Panginoon. Katulad na lang ng Israel na sinakop ng Babylonia at pagkaraan ng mahigit sa 70 taon, iniligtas sila ng hari ng Persia. At itong hari ng Persia na ito, na hindi mananampalataya, isang hentil na bayan, ay nagpayag ng pananalig kay Yahweh. Tingnan niyo po, sabi ng Ezra, chapter 1, verse 1, now in the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he sent a proclamation throughout the whole of this kingdom, and he also put it in writing. Grabe, no? The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Para mas maintindihan natin ang sitwasyong ito ng Isaiah 60, pwede natin basahin ang mga aklat ng Ezra, Nehemiah, sapagkat ito yung panahon na nakabalik na sila mula sa pagkabihag at sinisimula nilang itayo muli ang templo. Isipin niyo mga kapatid na kung saan binigyan sila ng kautusan ng hari ng Persia.
na bumalik sa kanilang lupain at itayo ang templo. At ang lahat ng gastusin ay sagot ng haring ito. No? Samantalang tayo sa ating pangangailangan ay nalilimitahan sa kapangyarihan ng Diyos as if the supply is not enough, that we need more. But the truth is, God knows how much we needed. And God knows when we needed these things. Ang problema lang kasi, mga kapatid, yung pagpapala ng Diyos na bigyan niya sa atin, may purpose yon. Not only to provide for our needs, but more than enough for the glory and the kingdom of God. Sabi nga ho ng verse 4, "And whosoever remained in any place where he sojourned, let the men of his place help him with silver, and with gold, and with goods, and with beasts, beside the freewill offering for the house of God that is in Jerusalem." So mga kapatid, nakita niyo yung utos ng hari ng Persia. Kung sino makakatulong, tulungan sila. At i-provide sila ng mga kakailangan nila. Dala-dala ito, itong utos na ito, pirmado, tinatakan ng hari ng Persia. At kung sino man makatanggap nito, dapat agad-agad nila itong susundin. Amen po ba? Hallelujah. Hindi lang yan, pinabalik niya pa yung mga ninakaw sa templo. So ibig sabi, nakita niyo po, hallelujah, nasa gitna ng kadiliman ay lumitaw ang liwanag ni Kristo. Kaya nga kailangan mo magbangon upang malaman nila na may mga taong pinalaya. Kailangan mo magbangon upang makita ng mga tao na merong pinagaling, merong niligtas, merong pinalaya, merong binigay ang mga pangangailangan. Hallelujah. Your testimony, our testimony for the glory of God. Kaya nga mga kapatid, sabi ni James, ni Santiago, let us rejoice when we are in the midst of trials and suffering. Because when we, no, yung merong quotation ako nabasa, that many tests that has come in our life, we experience the hardship, this test, when we overcome with our God, becomes our living testimonies of God's glory, honor, and power. Amen po ba? Amen? Yes. Hallelujah. Yan ang buhay ng mga nananalig sa Diyos. Nakatingin at nagtitiwala sa kanyang mga sinasabi. My people are destroyed for lack of knowledge. The Bible has the answer to all questions. Noong nakaraan, pinag-usapan natin, bakit tayo nakaranas ng kahirapan? Bakit ang mundong ito ay magulo at puno ng pagdurusa? Bakit hindi tinutugon ng Diyos ang mga panalangin? Bakit napapahamak ang isang tao? Kapatid, very important. The Bible has the answer. Ang problema, hindi natin binabasa ang kanyang salita, kaya hindi natin alam masagot. Hallelujah. Tuloy natin sa Ezra chapter 7:21. And I, even I, Artaxerxes, the king, do make a decree to all the treasurers which are beyond the river, that whatsoever Ezra, the priest, the scribe of the law of the God of heaven, shall require of you, it be done speedily. Grabe. Binigyan niyo siya hanggang 100 talentong pilak, 100 takal na harina, 100 takal na alak at langis, at lahat ng asin na kailangan niya. Hallelujah. Praise the Lord. Tumingin ka sa paligid, tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo, ang mga babae kargang tila mga bata. No, this is some sort of a picture
of rejoicing. Hindi ito yung larawan ng panghihina. This is a picture of people experience the freedom that God has provided for each and everyone who believe. Sabi nga, para daw itong maliit na tupa na pinakawalan mo sa kanyang kulungan. At ang gagawin niya, magtatalon, no? Sa sobrang tuwa. Gusto mo ba yon? Hallelujah. Kaya nga, this is a day that the Lord has made and we must rejoice. Look around. Look using the eyes of faith and see freedom, miracle, healing, deliverance, salvation unfold in our very eyes. Amen. Ito po, nakakatuwa lang sa gawain ito at sa mga prayer request na dumating sa gawain ito ng Panginoon. Ang dami na pong sinagot si Lord. Ang dami na pong tinugon. Siguro hindi alam to ng iba sapagkat hindi sila nakikiisa sa ganitong gawain. But I tell you, the more we know, we learn about the Lord, the more we see His power unfolding. Prayers are being answered. Healing is happening. Miracle is unfolding. Hallelujah. Kaya kapatid, sabi nga ng verse 5, ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla sa iyong damdami pawang kagalakan niyaong madarama. Pagkat ang yaman ninyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Hallelujah. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Epa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Mga kapatid, treasures and worldly wealth will come from many directions. Iisa lang ang pupuntahan niyan. Ang templo ng Diyos. Kapatid, minsan na misinterpret, hindi lang minsan, kadalasan na may misinterpret na pinupuno ng kayamanan ang templo. Masakit, pinakikinabangan nito ng mga tao. But the purpose of this is for the use of the temple para magamit niya sa paghayo, magamit niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hallelujah. Ang sabi dito, many nations from every direction, from the land to the sea. Lahat ng yan ay darating at daladala nila ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya bumangon ka, kapatid. Bumangon ka sa pananampalataya. Bumangon ka sa pakikibaka. Bumangon ka sa panalangin. Bumangon ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At mararanasan mo, mahatutuklasan mo, ang kapangyarihan ng Diyos ay totoo at walang katulad. Amen po ba? Lagyan nyo nga dyan sa inyong comment section. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Panahon na tumingin ka sa Diyos mo. Panahon na manalig ka sa Diyos na nangako, sa Diyos na nagligtas, sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Ang tagumpay mo ay binigay na ilang libong taon na nakakaraan. Ang provision mo ay binigay na, dinideliver na ng Diyos ilang libong taon na nakakaraan. You need only wisdom so that you will know where to find them. You will know when you will have them. And you will know what is the purpose of that. This is the glory of our God. Ito ang liwanag ni Kristo ngayon.
Kaya nga, arise shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Nasa iyo na ang liwanag ni Kristo. Go out, show it to the world, so that they will know Jesus Christ. He is Lord. He alone is God. To God be the glory. Magandang umaga, ang pagpapala, ang tagumpay ng Diyos ay patuloy na sumaatin sa araw na ito. Kapatid, bangon at hayaan mo na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos sa buhay mo. Pagpalain kayo ng ating Diyos sa maghapong ito, tagumpay at karangalan kay Kristo.